ating mga ingredients para sa ating mga palaman, para sa ating fresh lumpia. Meron tayo rito ang kamote, repolyo, carrots. Pwede kayo gumamit ng kahit na anong gulay, guys. Basta inyong magustuhan ng kahit na ano. Pwedeng green beans, pwedeng mag-add din kayo ng potato. And then, meron din tayong sibuyas, bawang. Magamit din tayo ng mantika para sa ating pag-isa, paminta, salt, and gagamit din tayo ng chicken noor. Yun, atin ang simulan ang pagluto sa ating palaman para sa ating lumpiang sariwa. Lagyan lang tayo ng mantika. Lutuin natin ang ating sibuyas. Isa lang natin ang hanggang mag-caramelize yung ating onion. Isunod na rin natin ang ating bawang. Tinglang sauteing. Ang bango ng bawang, pasibuyas. Sinasauteing muna. Unahin muna natin ang ating sweet potato. Unahin muna natin yung mga matitigas, guys. Matagal maluto. Carrots. Isa lang natin. Ating paminta. Asin. Lagay naman natin ang ating chicken noir. Maglagay lang tayo ng kaunting tubig, guys, para magkaroon ng moist and then makatulong sa paglambot na. Hayaan muna natin siya ng mga 2 minuto para lumambot ang ating gulay. And then isunod na natin ang ating repolyo. Check natin kung medyo malambot na ang ating gulay. Yan, malambot na, guys. Kaya nga natin isunod ang ating repolyo. Ating tikman, guys, kung okay na yung lasa ng ating gulay, saka yung lambot. Ating mga ingredients para sa ating sauce, para sa fresh lumpia. Meron tayong soy sauce, cornstarch,
sugar. Gumamit ako ng white sugar, guys, kasi wala akong available na brown, pero pwede naman. Pero kung gagawa kayo, mas maganda gumamit kayo ng brown sugar. And salt. Water. Mimix all together lang natin, guys. Pahaluin natin ng buti. Saka natin isa lang sa apoy and pakuluin lang natin. Ayan, lalagay ko na yun. Water. Sugar. Salt. Yung ating toyo. And last, the cornstarch. Haluin mo lang na. Hanggang matunaw yun. Saka natin palang sa apoy. Ang ating sauce para sa ating vegetable lumpia. Antayin lang nating lumapot siya, guys. Hanggang matunaw yung mga asukal, cornstarch. Tayo lalim. At di masunog ang ating sauce. Ayan. Sauce na lang, guys. Hindi masyadong malapot. Ang natin ng kaunti para sa fresh lumpia. Para naman sa ating lumpia wrapper, ito ang ating mga ingredients. Meron tayo dito all-purpose flour, egg, melted butter, milk, and salt. Pag-haluin lang natin lahat ito, guys. Okay, start na tayo para sa ating fresh lumpia wrapper. Tignan lang natin uminit ang ating teflon. Hindi na ako gagamit ng mantika, guys, kasi yung butter, may mix na tong butter. Kaya no need not to put the oil here. Coating lang natin para maging bilog yung ating lumpia wrapper. So, ano siya. Antayin lang natin maluto yung unang side, guys. Magluto na siya, babalik tarin natin. Para yung kabilang side naman. Check natin. Yan, wala ito, guys. Dito mo lang sa gilid, para mabaliktad mo yung lumpia wrapper niya. Yan, pag malapit na maluto yung unang side, babaliktad rin naman natin para yung kabilang side naman. Check natin. Okay na. Baliktad rin natin para sa kabilang side naman, guys. Next, maglagay ulit tayo ng panibago. Ganun lang, guys, ulitin nyo lang. Paano lutuin itong lumpia wrapper natin. Yun, guys, kompleto na ang ating ingredients para sa ating fresh vegetable lumpia. At malamig na rin.
pwede na tayo mag-start mag-balot ng ating vegetable lumpia. Maglagay lamang tayo dito sa ating lumpia natin. And then, ating herolio. At okay lamang ang magkabilang gilid. Depende sa inyo guys kung gaano kalaking fresh vegetable lumpia ang inyong gusto mong gawin. Tapos, maglalagay ka lang ng lettuce dito sa gilid. Ipig lang. Ayan! Pag okay na, maglalagay lang tayo ng ating ginawang sauce. Guys, gagawin sa mga. Fresh garlic. Saka binolog naman eh. Yan na ang ating fresh vegetable lumpia. Masarap ba guys?